Good morning po, basic tools mga kaibigan. Pag-usapan natin dahil may nag-request sa atin tungkol sa mga basic tools, ano daw ba yung kanilang pwedeng bilhin na hindi naman daw pang sobrang heavy duty. Tamang mayroon lang sila magagamit pag gusto nila mag-DIY at pag gusto nila sundan yung tutorial natin. Ano daw ba? So, ito na. Ito yung pinakauna kong tools. Ito yung mga halo-halo, yung mga napupulot ko lang sa mga unit. Pag yung nagbebenta ng unit, yung nagbabainsel pa ako, yan, di na kinukuha ng mga may-ari mga tools nila. Kaya ito, halo-halo to, walang brand to, na specific talagang kung ano lang yan. Halo-halo yan, pang ano yan. Tapos hinalo-halo pa no anak ko, talaga naman. Kaya sabog-sabog. Yan, so ito ay yung mga pinag-umpisahan ko ng mga tools. Nakakatuwa, naaalala ko pa yung istorya ng mga to. Bawat kotse kasi, minsan, ang maiiwan sa kotse, isang ganito, no, tapos, hayaan na lang sa'yo ng owner pag sinusoli mo, sa'yo na yan, haya mo na. Diba? Minsan naman, ganito. So, nakakatuwa, no, habang nagbabuy and sell ka, nakakaipon ka ng mga tools. Ito naman, mga binibili ko naman na yan sa mga naglalako. Tapos, kada kotse ko na luma, meron ako naaalala na dapat kong dalhin dito. Kagaya nitong clam. Nabunot yung radiator hose ng kotse ko dati. Kasi yung clam ay pangit na. Kaya natuto ko magdala ng clam. Nangunguha ko sa katayan, binibili ko. O kaya naman sa auto supply, diba? Nagdala-dala na ako ng clam. Tapos yung isa ko namang kotse, nasiraan naman ng relay sa fan. Simula nun, natuto na ako magdala ng relay. Para sa fan, tsaka sa kung ano-ano pang accessory. Tapos, meron din ako naging sasakyan. Napundi yung spark plug. Natuto na rin ako magdala ng sarili ko spark plug. Mga reserba, madami. Dun, kinalat lang nung anak ko, kaya nagmukhang ganito. Maayos to eh, hinuhugasan ko pa ng degreaser to, tapos ini-spray ako pa ng konting langis. Sabay punas ng tissue. Kaya lang yung anak ko magaling din talaga minsan mangiilam yun. Alam nyo naman yung mga bata. Kala nila laruan yan. So, meron ako sasakyan na nasiraan naman ng high tension wire. Nagdadala na rin ako ng reserbang high tension wire. Cable tie, pantali-tali. Diba? At kung ano-ano pa, marami po yan. Steel brush, hose, at marami na rin natulungan yung tools na yan. Kaya hindi ko tinatapon yan eh. Hindi ko rin pinapamigay. Kasi parang kumbaga sa history, eto yon. Dito tayo nag-umpisa magkalikot na sasakyan. Wala tayong pambili ng tools noon. Pinagtsatsagaan natin yung mga ganyan. Basta nagagawa yung trabaho, yun ang mahalaga. So, siguro, magpupundar din tayo ng mga magagandang brand. Pero sa akin kasi, basta nagagawa yung trabaho, yun ang mahalaga. So, after some time, nakabili ako nito Stanley socket set. Kasi ang hirap mag-swimming dito eh. Hahanapin mo pa yung socket isa-isa. So, bumili ako noon. Parang 4 years ago, 5 years. Stanley. Yan, para hindi na ako kakong maghahanap dyan ng mga socket. Bumili ako, Stanley. Mura lang to, parang 1 plus lang ito noon. Parang 1.9, ganyan. Isang set na siya ng socket. So, okay na. Nawala yung extension, may nanghiram. So, yan. Kaya lang naman nawawala yung mga tools ko pag may nanghihiram. So, eto naman sumunod ko nakita. Sabi ko, eto lang dala ko. Subukan ko bumili nung may kasama ng wrench. Eto naman yon. May kasama ring wrench, mayroon ding socket. Nawala na rin yung ganito kasi nasira na. No? Pinukpok no ng hiram, nasira yung gear. Pag sole, sira na. Ginamit na pang palo, hindi martilyo. Yun ang ginamit na pang palo ng mga hiram. So may dalawa nang nabungi. Diba? Nawala na yung G's. Yung 10 ang nawawala. Kasi ito yung 11 eh. Yung 10, yan ang pinakahiramin sa lahat. Yan ang pinakahiramin na numero. Saka muna. Number 10. Tandaan nyo, ingatan nyo yung mga number 10. Ay, nako. Laging 10 ang nawawala.
So hindi ko na rin naman to masyado nagagamit ngayon, mga pang backup na lang yan. Ito yung latest na nakita ko sa internet. Hindi siya mamahalin, pero halos kompleto na siya. Kumbaga isang bit-bitan lang, magagamit mo na rin talaga pang DIY. So ito marerecommend ko sa inyo. Try nyo, humanap ng ganitong set. Kahit anong brand, depende sa budget ninyo. Kasi yung ganitong set, may screwdriver ka, may flat, di ba? Mayroong Allen, mayroong Phillips. Ayan o, kompleto na o. May mga flower, star, di ba? May malalaki pa o. May pandukutan, mga pagmasisikip, may pandukot-dukot ka ng mga sakit, at meron ka namang malalaki pampuwersahan. Di ba? Kung tamang change oil, brake cleaning, mga filter-filter, kaya mo na. Oil filter, fuel filter, kaya mo nang gawin dito, spark plug. Ayan, may wrench ka na, may socket ka, malaki't maliit, extension, meron. Yung mga dibali na mga extension. Diba, kompleto ka na. Ito yung pinaka-handle nung sa screwdriver eh. Pwede siyang maging socket. Diba? Pasok mo lang. Diba? Para ka meron kang laruan yan. Pag marami kang ganito. Yung iba, mga make-up yung mga laruan tayo. Ito. Diba? E di meron ka ng gamit. Socket, pandukutan. Pwede rin gawin screwdriver. Diba? Kompleto eh. Bibili ka na lang ng mga pliers. Yung mga ganito. Bili ka na yung ganyan. Long nose. Diba? Vice grip. Saan ba yung vice grip ko? Nagtago na. Yun, yung ganyang vice grip. Pero may maganda pa eh. Yung mas malaki yung hawakan. Ayun, ito. Yan. Bibili ka na lang ng ganyan, pampisil. Kasi meron ka na nito. Halos kompleto ka na, martilyo. Nasa sayo, kung ano sa tingin mo, yung kailangan mo, ganun lang naman yun eh. Hindi naman kailangan isang biglaan na bili. Yung bibili mo kaagad, isang set, lahat-lahat. Kung ikay, ano, kakaririn mo, pwede yun. Tsaka kung may budget. Pero kung gusto mo, yung meron ka lang magagamit sa kotse in case of emergency, ngayon lang, basic lang. Wala pang 5,000. Ito, 1 plus lang eh. 1,900 something. Tapos shipping, parang naging 2 plus lang siya kasama yung shipping. No? So, depende sa brand. No? Kagaya nung nagtanong sa atin, hindi naman daw siya mag-hardcore mekaniko. Kailangan lang niya na magagamit in case of emergency at in case na gusto niya magkalikot. O yan, bumili na kayo ng ganyan. Okay yan. Hanapin nyo lang sa Lazada or sa Shopee. Malaking tulong yan. Sa mga gusto mag-DIY. Bili na lang din kayo ng mga gaya sa mga mall. Meron din yan sa Lazada at Shopee. So, ingat lang kayo kasi minsan pag online kayo namimili, sira yung mga ganito. Hindi nyo naman magagamit, hindi nyo naman masoli ng ayos kasi yung iba, imported. Sige, sige. Hindi ba nila alam nandito ka? Baka hinihintay ka dun. Ayos. So, ganun lang mga kaibigan. Share ko lang sa inyo. At least, mayroon kayong idea kung anong bibili niyo mga set. Sharing is caring. Thank you.